Good day everyone! Welcome back sa ating Team Pinikpikan King Channel at Kwentuhang OFW ulit tayo. May mga instances na ang isang OFW na nag-a-abroad, hindi siya nagiging faithful sa kanyang partner na nasa Pinas. Marami tayong kwentong narinig na ganyan. At bakit kaya nangyayari yun? There was this one country na nagtrabaho ako, tapos may kasama kami na isang Pinoy. So, at one point, dumating yung asawa niya. So, we were happy for him kasi dumating nga yung asawa niya. So, they were together. They were very happy. You could see na happy sila. And kami din, happy kami sa kanila. Ulat na lang kami one time na to figure out, no, or to find out na hindi pala niya asawa yung dumating na yun. May asawa siya sa Pinas, may anak siya sa Pinas. What is my take on this? Well, it's not for me to judge kung bakit nila ginawa yun. May mga personal silang dahilan, may mga buhay sila, and it's not for us to judge. It's their life, ika nga. Pero ang focus ng pag-uusapan natin is bakit nangyayari yun without any reference to any specific person. Bakit kaya nangyayari yun? So that yung awareness man lang natin kung bakit nangyayari yun, especially yung mga younger ones na nag-a-upload, at least maiwasan. Ang isa kong nakikita dyan is yung ibang ganoon na pag nag-abroad sila, nagkakaroon sila ng iba, natutokso sila na magkaroon ng iba is bago pa man umalis sila ng Pinas, may lamat na yung relationship. Hindi na okay yung relationship. Actually, may isa akong kilala na nag-abroad siya as escape, as a solution sa problema nilang mag-asawa na, it's not actually a solution, it's more of a escape from yung abusive na relationship and marriage niya, you know. Sinasaktan siya, binubugbog siya ng asawa niya. So, ang ginawa niya, nag-abroad siya. Nasakripisyo ulit yung mga bata kasi pag nung nasa abroad na siya, nakahanap na siyang iba, hindi na umuwi ng Pinas. So, again, ang mga biktima dito, ang mga bata. Ang pangalawang nakikita ko dyan is, sabi nga nila, malungkot ang pagiging OFW. So, yung lungkot na yun, yung isolating situation ng pagiging OFW, yun ang nagiging prone sila na hindi maging faithful sa partner nila sa Pinas. Pangatlo na nakikita ko is yung level ng maturity natin as OFW pag lumabas tayo. Out of focus tayo sa very reason kung bakit tayo nag-abroad. Generally naman, ang reason na nag-a-abroad tayo is para sa pamilya natin. Kung kulang yung level of maturity natin, ang dali nating ma-sidetrack doon sa goal natin na yun, sa focus natin na yun. And there could be lots of other reasons na pwede nyong i-share sa comment section sa baba. But then what we're trying to say is, pwede namang maiwasan to. We could avoid this para hindi masakripisyo yung mga bata, para hindi mag-suffer yung mga bata, para hindi masakripisyo yung pamilya, para hindi masira yung pamilya. Number one, it's really wrong from the very start to use becoming an OFW as escape to problema, yung marital problems. Number two, dapat talaga yung nakafocus tayo sa pinaka-goal natin, pinaka-reason natin kung bakit tayo nag-abroad, which is basically na it's all about helping the family to earn money para sa financial needs ng family. So pag naka-focus tayo doon, walang mga sidetracks na yan. In pangatlo, dapat talaga may commitment to keep yung communication. We have all the means to communicate with family back home. So dapat talaga continuous yan. Marami tayong tools ngayon to communicate with all the social media available and all that. And of course, the best option is kung pwedeng dalhin yung pamilya pag nag-abroad tayo, yun ang pinaka-best scenario. That is, mag-isa pa rin kayo maski nasa abroad kayo. Kung minsan nga, pag kayo-kayo lang na pamilya doon sa abroad,
mas nasosolidify yung pamilya, mas nagiging strong yung, kasi kayo lang eh, so nagiging strong yung bonding ng pamilya. But then again, we know that that is an option that is not available to everyone. So yan ulit ang ating kwentuhang OFW. So kung may mga kwento kayong gusto nyong i-share, pwede nyong i-comment sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button, and kung hindi pa, pakiclick na rin yung subscribe. So hanggang sa susunod, Happy New Year sa ating lahat, and have a nice day, everyone.